Hello, what's up? This is Kim and welcome to my channel. Recently lang ay nag-upgrade ako ng gear na ginagamit sa pag-vlog. At ito nga ay ang aking Gorilla Pod. Isipan ko lang na i-share to kasi baka same tayo ng problems dun sa unang Gorilla Pod na nabili natin. So ito na nga, simulan na ito ngayon para makompare natin yung Gorilla Pod na nabili ko before at saka ngayon. Sasabihin ko muna yung pros tsaka cons. Ito nga pala yung unang Gorilla Pod na nabili ko. At yung pros nito is maganda kasi siya eh. Yung kumbaga mas pag sinasetup ko sobrang dali lang. Kasi madali lang siyang i-bend. Ganyan. Ganyan. Madali lang siyang ikot-ikot mong ganon. Yun yung gusto ko sa ito. Pwede mo siyang isabit, ganyan. Pwede mo siyang ilagay sa manibela ng bike mo or sa motor mo. Kasi yung mga previous vlog ko, ito na yung ginagamit ko. Nalagay ko ito sa harap ng bike ko or yung scooter ko. Ito yung ginagamit ko pang time-lapse. Tsaka yun, hyperlapse, ganyan. Ito na yung ginagamit ko. Yun yung ano niya, yun yung kagandahan niya. Compare kung monopod lang yung daladala mo. At yung cons naman ito, ayaw ko lang dito is kapag yung nagmamadali ako. Kasi okay lang if ito yung clip na gagamitin ko. Sobrang dali lang hugutin yung phone pag kailangan ko yung gamitin yung phone, kung may tumawag, ganun. Pero kasi sa case ko, hindi ito yung clip na ginagamit ko. Yung ginagamit kong clip is itong clip ng yunting. Ito yung ginagamit kong clip. Kasi mas secure siya. Yan. Kasi kapag yung ganito lang na clip, baka kasi tumalsik yung ano, yung phone. Especially nilalagay ko sa harap ng manibela kapag nagano nagda-drive. Syempre, baka matapon yung phone. Tsaka yun, mas secure kasi pag ganito. Pag ito yung gagamitin. Kaya ito talaga yung ginagamit ko. So yun, nahihirapan ako kasi nga kung ganito lang, madali lang tanggalin. Eh, unlike dito, iikutin ko pa pag may tumatawag. Hindi naman pwede na nakalagay siyang ganun. Tapos, may tumatawag. Diba? Ang hassle. Yun lang yung ano. Tapos yun nga. Ang ayaw. Tapos ito, yun. Pa yung pag nag-yellowish siya kasi nga kulay puti na to. Tsaka, natatanggal yung rubber. Yun yung ayaw ko lang. Yun lang naman. Yun lang. Wala lang iba. At yung bagong nabili ko na Gorilla Pod ay ito. Wow! Yung pros naman ito ay ito ay quick release. Yan. Ang nakikita nyo, yan siya. Yung quick release kasi ganyan. Tapos, yan, di ba? So, natatanggal mo agad. So, kahit na sabi natin naka-clip dito yung phone ko, kapag may tumawag instant, pwede ko siyang tanggalin agad-agad. Nang ganun lang. At least, di ba? Pwede ko siyang tanggalin agad nang ganun. Ganun na. Kesa naman na kasama yung buong katawan. Parang awkward, diba? Sa ano, sobrang useful kasi ng feature nito para sa akin. Ano kapag nungumotor ako kasi yung minsan hindi ko nilalagay yung Gorilla pa dun sa manibela. Dun lang sa bulsa ng scooter. Yun. So, ang ginagawa ko kapag sumasakay na ako or kailangan ko nang bitawan yung Gorilla Pod, nilalagay ko yung bulsa. Yung phone sa kabila, yung kabila naman ito. So, separate sila. Mas maganda siya. At isa pa dun sa gusto kong feature nito is itong head ball niya. Ayan. Iikot-ikot mo kasi siya eh. Iikot-ikot mo siya, ganun. Diyan. Ayan. Hindi naman siya asin yung 360, pero at least pwede mo siyang i-bend. Yun yung gusto ko. At saka sa kulay, kulay pula na siya, so hindi na siya madaling madumihan. Unlike doon, na kulay puti. At saka parang hindi naman agad natatanggal tong rubber na to. So, hindi ko lang din alam. Tingnan natin kapag magal na. Diyan, naiikot-ikot din pala to. Tong rubber na to. Yan, naiikot siya. Yan. Tapos ito pa. Itong ano, meron din ikot-ikot yung mga galamay niya. So, pwede niyong bali-baliin. Pwede niyong hindi harap ganyan. Kung nagtataka kayo paano ito binibend, normal, ano lang,
Yan lang agad, nabibend naman siya. At ang cons naman nito, yung ayaw ko, is yun nga yung pagbend. Kasi minsan, siguro kapag unang binili mo to, mga first time mo siyang mahawakan, tapos siguro pag binend mo siya, feeling mo sobrang tigas niya. Kasi kailangan talaga ng power din sa pagbend. Kasi medyo matigas talaga siya. Pero kung bigla mo lang siyang ibibend, ganun. Mabibend naman siya eh. Pero yun lang, mas madali kasi to. Diba? Ganun lang. Walang ka-effort-effort. Di ko na kailangan, mas madali itong i-set up, actually, sa mga kapit-kapit. Mas madali itong i-set up kesa dito. Mas nakakaano siya. Yun lang yung, isa yun sa mga advantage nito compare dito. Pero may times naman na ito mas makapito. Depende siguro sa kakapitan nila. So, yun lang guys sa mga nagbabalak na mag-upgrade ng kanilang Gorilla Pad. To. Depende na sa inyo yun. Pero, alam ko, may mga bagong version na nito na quick release na rin siya. So, baka mas gusto ninyo na bilog pa rin. Tapos, quick release. Meron na. May mga ganun na. May mga bagong version na to. Na ganito pa rin. Pero yun nga lang, wala siya iba-ibang kulay. Kulay puti pa rin talaga siya. Ito nga lang, ito lang yung may iba-ibang kulay. I think meron itong, may puti din to at saka red. Di ko alam if ibang color pa eh. Hindi ko lang sure kasi yung na-order namin before sa shop is color white at saka red. So yun lang guys, dito ko na ito tatapusin. Sana nagka-idea kayo. See you next time. And peace.